Hello po at magandang araw po sa inyong lahat. Ang tatalakayin ko po ngayon ay ang tinatawag na due diligence. Ang due diligence po ay madalas nating naririnig, lalong-lalo na po sa pagbili ng real estate property. Ano po ba ang tinatawag na due diligence? Okay, ito po ang due diligence ay ang step by step na ginagawa ng isang bumibili ng real estate property, pag-iimbestiga sa kanyang bibilhin, pag-re-review sa mga dokumento at sa physical na kalagayan ng isang real estate property. Dalawang klase po ang sinasabing due diligence. Una ay ang physical due diligence. Ang physical due diligence po ay ang pagsusuri sa physical na kalagayan ng isang real estate property. Kung halimbawa kayo ay nag-tripping sa isang subdivision upang tumingin ng bahay at lupa o kaya ay bakanting lupa, kung bahay po, kailangan po ninyong matiyak na ang bahay na ito ay walang mga informal settler o bakante siya kung ito ay mga foreclosure property. Pero may mga makikita rin po kayong mga bahay na ibinebenta na naandun pa ang mga dating may-ari. Bagaman ito ay mura, subalit sa bandang huli ay magagastosan din po kayo sa pagpapa-eject at matatagalan pa bago nyo makupa ang property na ito. Kaya mainam na suriin mabuti ang bibiling real estate property. Ang ikalawa po, kung vacant lot ang inyong bibilhin, ay kinakailangan din po na ipasurvey ninyo ito. Lalong-lalo na kung ang katabing property nito ay meron ng istruktura, sapagkat maaari na ang katabi niyong property ay na-encroach o nasakop ang portion ng property na inyong tinitingnan na nananais ninyong bilhin. Sa gayon, malalaman ninyo kung ang nakalagay sa kanyang titulo ay eksaktong-eksakto, walang labis at walang kulang. Ang ikalawa po ay ang tinatawag na legal due diligence. Ang tinatawag na pong legal due diligence ay ang sa dokumento ng real estate property niya inyong bibilhin sa titulo. Ibe-verify niyo po ito sa Register of Deeds. At makikita niyo po doon kung ito ba ay merong liens o mga encumbrances. Kung ito ba ay nakasanla sa bangko o kaya ay dito ay may naghahabol na ibang may-ari o meron pang kaso na nakabinbin sa korte patungkol sa real property na ito. Yun po ang tinatawag na legal due diligence. Kung isang titulo po ay malinis, dapat po wala itong liens o mga encumbrances na nakapaloob doon mismo sa titulo. Pangkaraniwan po ang mga nakapaloob sa title ay ang mortgage. Nandiyan po yan. Ina-annotate yan. Yung sa iba, kung mga long-term lease, ina-annotate din po yan sa title. Kung meron ng ibang may-ari na nagkiklaim doon sa real estate property, naka-annotate din po yan doon sa likod ng titulo. At kung may kaso rin po doon sa real property na yon, kadalasan ay ina-annotate din po yan doon sa likod ng titulo. Kaya kailangan po, kung kayo po ay bibili ng isang real estate property, kailangan yung suriing mabuti ang physical na kalagayan ng property na inyong bibilhin. At gayon din ang mga papeles nito, kagaya ng titulo, tax declaration. At kailangan din updated ang mga taxes po nito nang upang sa gayon maging smooth ang magiging transaction pagka kayo man ay magkabilihan. So ayan po, sana po may natutunan po kayo. Hanggang sa muli po, maraming salamat po sa inyong panonood.